Hello everyone, this is Rulad Bohol. Welcome to Champ TV. Pero mas maganda yung pag-usapan. Pagkatapos ng karir mo, Roland, nagnegosyo ka na ba kagad o nagtrabaho ka muna? Hindi, ganito na, nag-retire ako. Kaya nakar-accident, that's the reason why. The reason why I retired early because of the two major car accident in Hawaii. Doon ako na, nakar-accident ako dalawang beses. Kaya, yun ang, kaya that's the reason why natigil ako. I was only 29 years old. Pero, base ka na sa Hawaii ka na naninirahan, no? Opo, doon ako na ano, kasi yun yung at kasi pagkatapos ng laban ko doon sa nag-rematch ako doon sa kay Tatsuya Sugi. Ano na lumaban pa pala ako sa Mexicano kay Contreras, nanalo din ako doon. Doon ako tumigil na po ako doon sa Hawaii. Yeah, tapos I started naging chairman ako ng Hawaii International Youth Goodwill Games, yung mga poor kids. Yung mga kompleto kami, mga mayroon kang volleyball, basketball, soccer, track and field, etc. Para ano, pero you know, a lot of work, you know, kailangan maraming mga volunteers and everything like that. Kasi malaking event 'yon kasi kasama yung mga iba-ibang state. Saka yung Philippines noon, iimbitahan ko sila ni yung Philippines noon din magsumali. Pero napaka ano, kasi volunteers lang, na volunteers game lang naman yun, parang tulong sa mga bata. So paano ka napunta ng Vegas naman? 2006 ba? Yeah, 2006. Hindi, tapos ganito, yeah. Nagtrabaho muna ako sa Hawaii, sa hotel industry. Okay. Ito nga nakakatawa eh, dahil dito sa Amerika kasi, hindi po, kahit na may pera ka o kung si walang sino ko, hindi ka, kahit na si Rolando Bohol ka, si Brent Marquez ko, whatever, dito kasi pag ano mo dito, katuloy pagdating sa mga citizenship na yan, masyado silang maigpit, kaya kailangan gusto nila nagbabumabayad ka ng ano, ng taxes taxes katulad nagbabayad ka. Pag hindi ka nagbabayad ng taxes, yun ang dahilan kung bakit i-deny nila yung ano mo. Kasi hindi ka, ano eh, hindi ka, tawag niya, productive eh. Oh. Kaya kailangan niya, you have to be you have to be productive to live in this country. Otherwise, hindi ko na-kick you out. kaya naisip na ano, sabi nila, marami nagtulong din sa akin, sabi sa akin na, niya mag-ano ka, kailangan magbayad ka sa system, magbayad ka sa system para mapabilis ka mag-citizen. Sabi ko, hindi ko na kailangan po mag, ano. Sige, tuloy lang. Sabi ko, hindi ko na kailangan po mag-citizen. Kasi bala ko noon, 5 years lang ako dito, uwi ako ng Pilipinas. Ah, okay. Nagpaalam lang ko kay Ate Laura, sabi ko, gusto ko lang subukan dito para makauwi ng Pilipinas. Uwi ako ng Pilipinas after 5 years. Kasi sabi ni Ate Laura sa akin, bakit po titira ka pa dito sa US? Eh di sa Pilipinas, magandang buhay mo doon. Di ka, bibigyan kita ng ano, kasi mayroon kaming pa-boxing every week. Ikaw maging commentator, kasama mo si Joe Cantada. Buhay pa doon si Joe Cantada. Pwede. Bibisisilduhan ka namin. Tapos makakatulong ka pa sa mga boxer namin, sabi ni Ate Laura. Sabi ko, sige po, pero bigyan mo lang ako 5 years. Yun, 5 years na yun. Sabi ko, 5 years. Eh, after 5 years na parang nagustuhan ko dito sa Hawaii. Kasi may nagkatrabaho na rin ako eh. Nakatrabaho ko sa hotel industry, hotel. Ang ganda, dahil I meet a lot of people. I'm having fun. So, naisipan ko mag-stay na lang doon. Tapos nang 2006, nag-decide ako lumipat dito sa Las Vegas kasi doon sa Hawaii, alam mo sa Hawaii, maliit lang. Limited space pati. Mahal lang standard living. Hindi naman doon sa ano, sa dahilan na kung bakit umalis ako. Umalis ako doon kasi parang nabuburingan ako doon dahil puro beach lang na ano mo doon eh. Kasi, pero yung weather, yung weather naman, parang Pilipinas. Yes, yes. But hindi yung ano eh. Pero kasi alam mo na, at tagal-tagal ko sa boxing. 13 years and a half ako eh. Hindi, wala akong nightlife. You know what I mean?
yung hindi ako nakarata sa mga teenage years ko. Kaya nang oo nga, no, tama, no? Dahil yung, from high school, diretso ka na sa career mo sa boxing na kailangan yung yung diretso bahay at gym lang, di ba? Yes. So, sabi ko sa sarili ko, gusto ko na Las Vegas kasi I like to explore myself kasi after my retirement gusto ko yung hindi ko na ano noon, gusto ko mala ano na ngayon, gusto ko i-take care ko yung sarili ko. Tapos na ako sa isang kabanata ng buhay ko, kaya ngayon maging back to normal life na ako bilang bilang ordinary citizen. Parang na-deprive ka kasi nung youth mo eh, tsaka yung pagka, di ba? Oo nga, walang nightlife, hindi ka makalabas. Lalabas ako noon, nanalo doon ng champion ako doon sa Ate Laura, hindi ako pinapayagan ni Ate Laura na lumabas mag-isa. Mahigpit, pero disiplinado, no? Disiplinado talaga. Yes, kailangan may bodyguard. Sabagay, kung hindi ka naman disiplinado noon, baka hindi ka naging world champion. Oh, totoo yan. Sabi mo nga, ikaw ang kauna-unahan sa kanilang stable na nakatanggap ng ganung karangalan bilang boxer. Naging santo nga ako doon ng 13 years na lahat eh. Kasi alam mo si Ate Laura, napaka-religious noon. Tuwing umaga noon, sinusundo niya, dinadaanan niya ako, nagsisimba kami sa Sintrita. Kasi mayroon silang church sa Sintrita. So 6 o'clock nang bago ako mag-jogging. Sa sukat din 'yon. Malapit lang din sa kanila 'yon. Yes, sa Sintrita. So bago ako tumakbo noon, susunduin niya muna ako, magsisimba kami doon. Tapos dadalhin niya ako doon sa punto ni Kuya Gabriel sa Manila Memorial Park. Magdadasal kami doon. Tapos tatakbo na ako. So yun, kaya doon ako tumatakbo sa Manila Memorial Park sa loob. Kasi katapat lang eh. Di ba katapat halos nung Ilorde Sports Complex. Yes, at saka maganda tumakbo doon, malawak at saka medyo secure. Masarap din ang simoy na hangin. Kasi maraming mga puno, mga halaman. Correct, yeah, correct. At saka, yun nga. Paano ka napunta sa negosyo ngayon? Ito naman na dumating na ako dito sa Las Vegas pero nag-aral na ako sa information technology and web design. So kasi balak ko kasi noon, sabi ko hindi ko alam kung anong gagawin ko noon eh. excuse me. Sabi ko, ano kaya yung gagawin ko sa apa? Nag-retire ako. Nakaka-boring. For the meantime, pupunta ako dun sa Kalakawa Gym. Nanonood ako ng mga sparring, gano'n. Sabi ko, puro gano'n na lang, di ba? Sabi ko, I have to do something better than this, you know. Tapos, kaya na the reason why lumipat ako ng Las Vegas. Tapos nagtayo ako na una kong ginawa actually hindi business eh. Mayroon akong website dati na parang mga forum. Gumawa ako ng mga forum ganun. Marami ako siguro makulang-kulang 1 million members na rin ako nung araw eh. Ito yung kapanahunan ng mga Friendsters pa. Okay. Tagal na yun. wala na. Yun ang paborito ng mga Pinoy noon. Noong panahon noon. At saka mayroon akong inassign ng mga moderators, mga ganun. Kasi lumalaki na. Tapos minsan nag-away-away. Alam mo kasi mayroon akong politics section din. Minsan alam mo nag-away-away. Gulo. So tinigilan ko yun. Tapos sabi ko, I have to do something else. So nag-get ako ng nagbibenta ako nung araw ng mga airline tickets. Okay. O hotel, ganoon. Tapos hanggat na dumating itong Walmart, Home Depot. Ang dami kong account eh. Minsan ang daming mga pero ang gusto ko tapos nang madali, nalilito ako kasi sa daming account, di ba? Kasi ang gusto ko isang company na covered everything. Ayun. Kung hindi man yung at least covered everything. So ito pumasok ngayon yung Amazon sa akin. Nag-message sa akin na sabi nila
gusto namin, ibigay ka namin ng certain amount, tapos pag gusto namin yung products na namin nakadisplay sa website po. Oh, pero by that time, Rolando Buhol pa yung pangalan ng ano ko, website ko. Rolando Buhol, RolandoBuhol24hoursshopnet.com. Tinanggal ko na yung Rolando Buhol. Kaya ginawa ko ng 24hoursshopnet.com. Yun ang nag-ticks up. So ngayon, nag-sign up ko sa Amazon, nagka-action kami sa contract. Since 2006 na hanggang ngayon. Yeah, so as you can see, so yung internet online mong shop. Yeah, as you can see, kung anong makikita mo sa Amazon, ganun din makikita mo sa akin. Kailangan okay. ang pagkakaiba lang yung mga code diyan iba may kasi mayroong kadalasan sa akin kasi maraming mga what you call this promotion. May mga discount or whatever. So but pretty much the same. So ito mga iba-ibang items kasama electronics, anything under the sun, anything and everything pretty much. Like I said, go ano makikita mo sa Amazon, exactly the same thing makikita mo sa 24hoursshopnet.com. We share kami ng ano ng what the fulfillment center, yung warehouse. Kaya kung pag bumili ka sa 24hoursshopnet.com, automatic yun papasok doon. So, computerized yun eh. Papasok doon sa fulfillment center. Sila na magpa-process. Meron kaming taong okay. taga-process ng mga shipping and handling. Ang trabaho ko lang, kasi I own the company 24hoursshopnet.com. Jeff Bezos, he owned the Amazon. So, something like that. So, okay. Ang trabaho ko lang, just maintain my website. Yeah, and siyempre yung image na maganda yes. para sa kumpanya, di ba? Yes. Kasi yung Amazon, yung multi-billion dollar company yan. Alam nila kung pag hindi ka eligible diyan, hindi ka babagay sa kaano nila, hindi kanila tatanggapin. You know that, right? Kasi malaking liability. Yeah, so that's exactly like that. So we're selling products all over the 100 countries, over 40 million products worldwide. Wow, dami. Yeah. Dami. Yeah. Tapos yung ibang advocacy mo nga, meron kang Champ TV, tapos tumutulong ka sa iyong bayan sa Himamaylan. Yeah, but you know, baka later on baka mag-extend yan. But for now, kasi bago pa lang ako nag-umpisa sa mga pag-vlog nito. Oo nga. So step by step, tingnan natin kung ano. Kaya ginawa ko lang naman to para makatulong din, para ma-expose yung mga boxers natin at saka mga former boxers natin na ngayon. Pasalamat nga sila dahil last week si yung Peñalosa brothers at saka mga champions, guest ko sila, mga lima ata kami. Good. At saka marami na rin nag-send ng message sa akin na mag-guest sa Champ TV. So ang ano ko lang naman makatulong sa kanila. Okay. Tapos, sabi mo nga, sana pagkatapos ng pandemya, makauwi ka doon sa Himamaylan. Yes. Para naman makita ka nung yung mga kababayan. Personally, yes. Oo, kasi iba yung personal eh, kaysa nakikita lang tayo dito sa YouTube o sa Facebook Live. Exactly. Sabi mo nga, iba yung aura pag nakita mo in person, di ba? Mm-hmm. Para nung unang magkita kayo ni Bay Lorde, tsaka ni Carlo J. Camparas. Di ba, parang iba yung inspirasyon eh. Di ba, para lalo sa mga kabataan. Tapos, baka may gusto kang advice na ibigay doon sa mga kabataan natin, na mga Pinoy, na lalong-lalo na yung nagbabalak na mapunta sa boxing na bilang kanilang karir. Siguro, ang advice ko, first, unahin mo na nila kung yung pag-aaral mo na nila. Lalo pagbata ka pa. Kasi may yung knowledge, napakalaking bagay yan eh. Kasi magagamit mo yan, lalo na pag nag-champion ka later on, magkaroon ka ng pera. So at least alam mo kung paano mo gamit. Ano, magagamit mo yan eh. Magagamit mo yan. At saka, yung knowledge, hindi na nanakaw yan eh. Yeah. Once you learn from it, you learn from it. You know?
Kaya hindi man nanakaw yan. Kaya advice ko, pag-aaral, importante, tapusin niyo muna. At least, maka-high school ka man lang. Kung maka-college ka, di mas mabuti. Pag hindi kaya din, at least makatapos ka man lang ng high school. At saka, natutuwa tayo na ikaw ang bisita natin ngayon at nagbibigay ka ng payo. Kasi maraming boksingero na nagkampiyon kahit sa buong mundo. Pero nasaan sila ngayon? Tama yung sinabi mo, kailangan kasi merong natapos na sa kanilang pag-aaral para naman magamit nila yon, paano nila harapin yung bago nilang buhay pagkatapos ng boxing, no? Exactly, exactly. At saka ayun ang ano ko, kung tungkol naman sa boxing, if you kung talagang gusto mo maging champion someday, yeah, just go for it. Huwag kang makinig kung ano, natural lang yan. Yung lahat ng mga criticism na natatanggap mo, yung ano ba 'tong criticism sa ano sa Tagalog, pagbabatikos para pagsubok, ganun, something like that. Oh. Yeah, at tanggapin mo na lang yon. Wag mo na i-dibdibin yon. Isipin mo na lang na parang inspirasyon mo na yon para magsikap ka sa pinapangarap mo. Yeah, pinapangarap na maging champion. Kaya go for it. Kaya isipin mo pala, always think positive. If you can do it, you can yun. Do it. Yeah. Yes. Pag kaya mo yan. But, at saka yung ano rin siguro, kailangan may ano eh, bukod pala sa training ng pagboboxing, dapat may training din kayo sa ano, sa handling finances. 'Di ba? Kasi nga noon malaki kita eh, 'di ba? Parang walang katapusan. Exactly. Ilan lang siguro kayo na marunong humawak ng pera. Yeah, exactly what I said. Kailangan at least makapagtapos ka. Na really magpagtapos na ano, kahit sa high school, you know. Yung marunong ka lang mag-manage sa sarili mo, ano mo, yes. Makapag ano ka. Kasi pag yung meron akong alam dati na isang boksingero na walang hindi elementary nga lang, pero kahit naman minsan kahit na elementary, pag kailangan ano, mayroon ka lang taong maasahan na hindi ka lulukohin, hindi ka, ano, kasi karamihan naman na yun ang nangyayari. Pero kung kakatiwalaan mo, kamag-anak mo pa, kaibigan mo pa. Lalo na sa nga yung panahon, kailangan talaga, at least, ang hindi ko naman sinasabi na kailangan magtapos ka ng college, ano. Ang importante lang, magkaroon ka ng knowledge. Sapat na kaalaman. Para sa sarili mo in the future, pag nag-retire ka, o ikakumita ka ng ganun, para you know kung paano i-manage yung ano mo, financial ano mo. Diba? Correct, correct. Yun nga, yung kasamahan mo sa kambal na kamao, parang magkalayo yung inyong naging ano, kapalaran after ng inyong karir. Kaya nga, kahit pa paano, sinasaladuhan ko pa rin yun kasi naging nahusay na boksingero ano, kaya yun nga lang, sad to say na he ended his life like that. So, parang nakakaano eh, na naging kakambal ko yun eh. Oo nga. Sa stable, di ba? Kay stable mo, tapos sa pelikula pa, no? Pelikula pa, si Rolando Navarrete, my good friend. kung nasaan ka, bro, ha? Kamusta ka dyan? Baka one day magkita tayo, gusto kita makita. Yes, sana nga, sana. Gusto ko siya makita eh. At sa yung kapatid niya, si Rumi Navarrete, gusto ko rin makita. Kasi nag-guest dito si Rumi one time, interview ko dito eh. Yeah, so. Kaya ano naman? Meron ka bang personal na payo kung makakarating sa ating Senator Manny Pacquiao? Oh, alam mo kasi, aside from poor, it comes to politics, wala rin ako dyan eh. Kasi alam mo, sa totoo lang... Ikaw ba walang nag-alok? Siguro may nag-alok sa'yo na tumakbo eh, di ba? I'm glad you asked that. ayaw ko sana iparating na ito, pero matagal na ito. Kasi nung nag-world champion ako, na 1988, ang mayor dati doon sa Bacolod Morsia, Santiago, Mayor Santiago. So nagbakasyon ako ng Bago City kasi doon ako nakabili ng bagong bahay para sa magulang ko, inilipat ko sila pamhimamailan. Pinasundo pa ako ng mayor noon eh, sa mga bodyguard niya, naka-mobile patrol pa from Himamailan to Bago City.
Pero sinasundo ako doon, tapos pinadala ko doon, tapos nag-uusap kami. Sabi niya sa akin, gusto ko tatakbo ka ng vice mayor kasi magre-retire na ako sa next term, di ayaw ko na, ikaw na tatakbo. Sabi ko sa kanya, by the time busy ako ka ano lang eh. Tatapos ko lang ng first defense ko noon sa Araneta. Tapos sabi ko sa kanya, mayor, sa ngayon siguro isang tabi ko muna yung ano politics kasi politics. Yung karet na sa una hawak kong corona at saka madalas ako out of the country, hindi ko rin magampanan eh, hindi ko rin magampanan ko yung trabaho ko dito bilang politiko or mayor ng bayan. So hindi ko rin maano sa kanila kasi siguro bigay mo lang sa iba. Sa iba. Hmm. Kaya yun ah, hanggat na ano. Eh pero sabi ni Manny Pacquiao kaya niya eh. Ay pagsabayin. Nasa kanya na yon. Ay respeto na lang natin kung ano man yung ano niya. So kaya nga lang ang ano natin dyan yung sa yung what you call this, yung for the sake of our country, kailangan hopefully na maging successful sa kanyang layunin para pamunuan yung bayan natin. At saka ang importante. Pero Roland, pwede naman ding ano ko ang yung layunin lang tumulong sa bayan. Pwede ka naman tumulong na wala sa politika katulad mo. Absolutely. Yeah, you don't have to be in politics. Yeah, absolutely. Yes. You're right. You don't have to be in politics to help. Kaya, lalo na kayo, yeah, no? Meron naman kayong means. Dahil mahusay nga kayo sa pagdadala ng inyong kinita. Tama yung sinabi mo. Tama sinabi mo. You don't have to be in politics to help. Pero yun yung gusto niya eh. Di, wala tayong magagawa. Sabagay, iboboto naman siya ng tao kung sakali. No? So ang final arbiter, ang taong bayan pa rin. Yeah. Pagdating dyan kasi, it comes to politics, I try to avoid get involved with politics. Kaya nga hindi ako naging politician eh. Kahit na inipira. Tama, yung idol mo rin si Bai Lorde, hindi rin yata pumasok sa politika eh. Yeah. Sa pelikula lang. Sa pelikula lang pumasok. Pareho rin kayo. Kasi yung pelikula minsan, di mo matanggihan. Lalo na yung mga kaibigan din kasama mo. Parang katuwa naman. Tsaka may magaganda yung leading ladies. Oy, last question, Roland. Ikaw ba, may anak ka bang mahilig din sa boxing? Papayagan mo ba o ano? Wala. Eh. Isa lang yung anak kong lalaki pero walang hilig basketball eh. Ah, okay. Okay. Okay lang 'yun, di ba? Oo. Yeah, kasi sabi niya sa akin, sinabi ko nga biniro ko nga eh. Oo. Bakit ang galing ka sa parehong angka ng mga world champion. Bakit napunta ka sa basketball? Sabi niya pa, ayaw ko masira ilong ko. Guwapo siguro eh. Guwapo. Ang mukha ng papa niya. Ano, yung papa niya panguna eh. At alam mo ito, nabali rin to. Amateur, actually amateur pala ako, nabali to eh. Tapos kaya nga bihira ano eh. Roland, bihira magagandang lalaki tulad mo na boksingero eh. No, eh. Kaya itong ano, papaano ko sana to eh, papaayos ko pagkatapos ng pandemic. Kasi kasi may sinus ko kasi. Yun, kaya nahihirapan pang huminga. That's the reason why ako dahil sa sinus ko yan. Bad sinus kasi. Okay. Kailangan ito maayos. Roland, alam mo, overtime na tayo ng 24 minutes dahil napakasaya nung ating usapan. Salamat sa DWBL sa pagpapa-extend sa ating oras. Okay. Ngayon, bigyan na kita ng your parting shot sa ating mga nanonood at nakikinig. Okay, ito na ako. Sa lahat na nanonood sa Ox DW BL sa program ng aking kaibigan na si TD Pereña, suportahan po natin siya at saka maraming salamat po sa inyong suporta ngayong gabi at sa lahat po na nanonood, mega shout out po sa inyong lahat and God bless. Okay, yun nga, ito yung message sa atin ng ACI News Radio, simulcast daw tayo over DZPT
1575 kilohertz sa Paniki Tarlac. Salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat po sa lahat ng taga Tarlac. Kay Chris Aquino. Oo. At saludo kami sa iyo, Roland. Sana dumami pa yung mga Pinoy, lalo na yung mga boksingero na pagkatapos ng karir nila ay tularang ka. Okay, hindi pumasok sa politika pero tumutulong at nagnenegosyo para rin makaalalay sa iba pa nating kababayan. Okay. Mabuhay ka! Saludo kami sa iyo, Roland Bohol. Maraming salamat po. Thank you for having me. Salamat po! Okay.